Duterte, ito po ang tanong para po sa inyo. Unang tanong, sa inyong talumpati noong Nobyembre, 22 beses po kayo nagmura ngayon. Minsan nyo na rin inamin, naharap kayo sa reklamo Acts of Lasciviousness. Sa matapit. At nung na-interview ko pa kayo, sinabi nyo rin, kayo po ay palamura, kayo po ay pabayero, kayo po ay nakapatay na ng kriminal. Sa inyo po bang palagay ngayon, dapat po ba kayong tularan ng mga kabataang Pilipino? At ito ba sa tingin ninyo ang kaugalian na kailangan ng isang mamumuno po ng Pilipinas? Ngayon, meron po kayong 90 seconds, sir. Yes, most of it are true. Most of it are true. Criminals, well, I go after them. As long as I do it in accordance with the rules of law, I will continue to kill criminals. And the president will order the killing as long as it is, I said, that it is his performance of duty in accordance with law. I will use the military and the police to go after criminality and drugs is guarding the country. Hindi ako bayad ng law. Totoo yun. Well, I do not deny it. Sa pangalawang bahagi po ng tanong, sa palagay nyo ba dapat kami tularan ng mga kabataang Pilipino? No. Isang leader? Yes. Mayor? No. What? It's a judicial killing? Of course not. Never happened. But killings? Yes. Okay. If it were president, it would be bloody. Because we order the killing of all criminals. Ang mga terorista at rambo. Yung inyong kasong acts of lasciviousness sa mga kababaihan, Mayor? Wala akong kaso na ganun. Girlfriend. I don't know who invented it, but I said, meron lang akong inakbayan noon. Ang anay ko ang nagalit. Isa pa. Mayor, sabi niyo may mga girlfriend kayo. Dapat magtularan yan ng mga kabataan. Well, kung hiwalay ka sa asawa, gawin mo sarili mo. Gawin ko itong karga-karga ko. Hindi ko magpili ito. Hindi ko makasangla eh. Pamitin mo dapat. Hindi mo makakay ka. Salamat po kayo. Senadora Grace po, bilang isang babae at kandidato sa pagpapresidente, dalawa lang pa po kayo ni Senadora Miriam, ano po ang pananaw nyo sa ganyang stilo na yan ni Mayor Duterte? Alam nyo, si Mayor Duterte malakas na appeal. He is sister one sa mga babae. So, matagal rin natin pinaglaban at alam ko si Mayor Duterte ay magalang sa kanyang nanay. Kaya, kahit na papano, sa tingin ko, kung ikaw ay malakas na dating sa mga babae, konting pigil sapagkat, syempre, malay mo yung mga lumalapit sa'yo, may asawa, o kaya may boyfriend, o kung ano pa man. Sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama kung ginagawa ng maganda. At least, alam natin si Mayor Duterte, minsan sinasabi naman niya, yung mga hindi niya na nararapat na nagawa noon. Pero pareho na naman kami, tao rin nagkakamali. Pero isusunod ko palagi ang pagrespeto anuman ang inyong kasalanan. Babae ka man, lalaki, LGBT, lahat din tayo, merong konting paggalang sa isa't isa. Salamat po, Senador. Para wag magpigil. Kasi po. Lahat naman ito sa kwarto yan. Hindi ko nagawa sa... Kasi problem. Hindi ko naman pina... You don't throw it in public. I said, if you have to do it, I said, I'm separated from my wife. And hindi yung isang asawa ko nasa Amerika, yung nurse. So, far and wide, in between those years, it's biology. Actually, it is biology. Salamat po, salamat po.